mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Narito ang nangungunang balita sa linggong ito. Umabot sa 1,500 na mga kapulisan mula sa Police Regional Office Region 6 ang nakatakdang ipakalat upang siguraduhin ang seguridad ng publiko sa weeklong celebration ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Handa na ang security plan para sa selebrasyon ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023 sa bayan ng Kalibo. Umabot sa 1,500 na mga kapulisan mula sa Police Regional Office Region 6 ang nakatakdang ipakalat upang siguraduhin ang seguridad ng mga deboto at bisita sa weeklong celebration ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Ang mga Police Assistance Desk at Pedestrian Screening Area ay pangangasiwaan ng police personnel at force multipliers upang tulungan ang mga motorista, gayon din ang mga merrymakers. Maliban sa mga police, may iba pang force multipliers ang tutulong sa pagpapatupad ng security plan, kabilang ng Philippine Army, Maritime Police at Coast Guard, upang mas lalo pang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Magkakaroon din ng inner and outer border controls and checkpoints ang Philippine National Police at Philippine Army para higpitan ang seguridad. Ganon din may naka-standby na emergency responders at PNP Civil Disturbance Units para sa nasabing aktibidad. Samantala, inaasahan naman na ipapatupad ang gun ban mula January 9 hanggang 15 para sa mapayapa at ligtas na selebrasyon ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Eric Cipriones, Kalibo Cable News. Magiging host sa final night ng Makato Festival Queen 2023 si Michael Bristol, na isang international host at celebrity model. May detalye sa balita si Nika Bautista. Inanunsyo ng Makato Municipal Tourism Office na ang magiging host sa final night ng Makato Festival Queen 2023 ay si Michael Bristol, na isang international host at celebrity model. Hello beautiful people of Makato, maayad-ayad nga adlaw kinyo tanan. Michael Bristol here. I'm so excited to be a part of the Makato Ati-Atihan Festival, so please, come see us there. Ang final night ng nasabing patimpalak ay gaganapin sa January 7, 2023, alas 7 ng gabi sa Governor Augusto B. Legazpi Sr. Memorial Hall, Makato. Bukod pa kay Bristol, makikisaya rin sa nasabing patimpalak si Michael Vercomaling, Pinoy Big Brother Season 10 alumnus. Hi everyone, this is Michael Vercomaling, your Mr. National Universe Philippines 2022 and your PBB Community Season 10 ex-housemate. Guys, I'm very privileged to be your guest in this forthcoming pageant, as well as thrilled to experience the famous Ati-Atihan Festival. Sa mga Makatonons and Aklanons, magkita-kita po tayo dyan. Abo nga salamat. Viva Makato! Samantala, ang naturang kaganapan ay pangungunahan ng award-winning director mula sa ABS-CBN at Aklan's Pride na si Director Marluna Tabio. Ang Makato Festival Queen ay isa sa mga pinaka-inaabangang contest kung saan 12 mga kandidata ang magpapatalbugan para sa korona ngayong taon. Nika Bautista, Kalibo Cable News. 12 bayan sa Aklan magpapatalbugan sa higante contest ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. May detalye sa balita si Arajoy Briones. 12 mga local government units sa probinsya ng Aklan ang magpapatalbugan sa gaganaping higante parade sa January 12, 2023. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng weeklong celebration ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival ngayong taon, kung saan may temang Tribal Ati. Magsisimula ang parade ng mga higante sa may ABL Sports Complex sa Capital Site Kalibo at magtatapos sa Kalibo Pastrana Park. Narito naman ang mga premyo para sa mga mananalong higante ng bawat LGU. First prize, 100,000 pesos. Second prize naman, 85,000 pesos. Third prize, 70,000 pesos. Fourth prize, 65,000 pesos. Fifth prize, 60,000 pesos. At consolation prize na tig 50,000 pesos. Eric Briones, Kalibo Cable News.
Magsasagawa ng simulation exercise at communication exercise ang Kalibo Municipal Police Station bilang paghahanda sa selebrasyon ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Handa na ang Kalibo Municipal Police Station na ipatupad ang mga security measures para sa maayos at masayang selebrasyon ng kapistahan ni Senior Santo Niño de Kalibo Ati-Atihan Festival 2023. Magsasagawa ng simulation exercise at communication exercise ang Kalibo Municipal Police Station para malaman ng mga kapulisan na nakapwesto sa iba't ibang lugar sa Kalibo ang kanilang gagawin sakaling may emergency sa panahon ng selebrasyon. Bukod dito, maglalagay din ng social services kung saan mayroong breastfeeding station at assistance desk para sa mga senior citizens, persons with disabilities at mga batang nawawala sa Kalibo Pastrana Park base sa isinagawang pagpupulong ng mga komite ng Kalibo Ati-Atihan Festival Board. Inihayag ni Police Major Jason Belsanya, officer in charge ng Kalibo Municipal Police Station, na maliban sa kanilang mga police personnel, may mga augmentation forces na magmumula sa Aklan Police Provincial Office at sa Police Regional Office 6 para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa nalalapit na Kalibo Ati-Atihan Festival 2023. Erich Briones, Kalibo Cable News. Nagsimula ng maglatag ng mga paninda ang ilang negosyante sa bayan ng Kalibo para sa nalalapit na Kalibo Ati-Atihan Festival 2023. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Ilang araw bago magsimula ang selebrasyon ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival ay nagsimula ng maglatag ang ilang mga negosyante sa mga itinakdang stall sa bayan ng Kalibo. Ayon kay Rafi Mangadang, organizer ng nasabing flea market, naaabot hanggang 15,000 pesos ang renta sa bawat stall sa lugar depende sa laki nito. Dagdag pa niya na ang mga nasa gitnang bahagi na cart ay idinisenyo naman para sa mga lokal na residente na nais kumuha ng pwesto na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Sinabi naman ni Honorable Neil Candelario, punong barangay ng poblasyon, na ang mga nakapwestong negosyante sa mga stall ay hindi gaanong marami tulad ng nakalipas na mga taon bago ang pandemya. Sa kabila nito ay naiintindihan naman umano ito ni Candelario. Natutuwa din umano siya dahil muli nang magbabalik ang Kalibo Ati-Atihan Festival matapos ang 2 taon. Samantala, nakikipagtulungan na ang Poblasyon Barangay Council sa LGU Kalibo, PNP at iba pang ahensya para mapanatiling ligtas at payapa ang selebrasyon ng Ati-Atihan. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Magtatagisan ng galing sa pagsayaw ang 7 grupo para sa gaganaping War of the Dancers 2023 sa bayan ng Kalibo na gaganapin sa Magsaysay Park. Magtatagisan ng husay sa pagsayaw ang 7 grupo para sa gaganaping War for the Dancers 2023 sa Kalibo Magsaysay Park sa darating na 12 ng Enero, alas 7 ng gabi. May mga grupo ng mga mananayaw mula sa ibang probinsya ang sasali sa naturang patimpalak. Ayon sa Kalibo Ati-Atihan Festival Board, ang mga dance group na sasabak sa War of the Dancers 2023 ay ang Ladies Dance Group ng Banga Aklan, Barrio 56 ng Kalibo Aklan, Crew Styler ng Iloilo City, Movers Crew ng Kalibo Aklan, Fearless Street Company ng Buena Vista Guimaras, Numancia's Family ng Numancia Aklan at Sonata the Company of Dancers ng Bayan ng Kalibo. Samantala, ang magiging kampiyon sa naturang dance contest ay mag-uuwi ng 20,000 pesos habang 10,000 pesos ang second prize at 5,000 pesos naman ang third prize. Inaasahan naman na magtatagisan ng galing ang mga kalahok sa nasabing contest. Erich Briones, Kalibo Cable News. Sa darating na January 10, 2023, magsasagawa ng Cat and Dog Ati-Atihan Contest ang Local Government Unit ng Kalibo. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Magsasagawa ng Cat and Dog Ati-Atihan Contest ang Local Government Unit ng Kalibo sa Kalibo Pastrana Park sa darating na January 10, 2023. Target ng LGU na makapag-accommodate ng hanggang 100 na mga pet contestant. Ang ilang mga requirement ay entry fee na nagkakahalaga ng 100 pesos at dapat ito ay bakunado ng anti-rabies 2 linggo bago ang naturang patimpalak.
mag-uuwi ng 10,000 pesos ang mananalong first place, 8,000 pesos naman para sa second place, 4,000 pesos naman para sa third place, at 1,000 pesos naman ang iuuwi para sa consolation prize. Para naman sa ibang award, ang tatanghaling most obedient and with tricks ay magwawagi ng 2,000 pesos. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Nakatakdang magtanghal ang sikat na singer na si Arthur Neri sa probinsya ng Aklan sa gaganaping free admission concert ng provincial government. Magkakaroon ng free admission concert sa January 13, 2023, araw ng Biyernes, alas 8 ng gabi sa Guding Ramos Park, Kalibo, Aklan. Ang libreng concert na ito ay hatid ng Gobyerno Probinsyal ng Aklan at opisina ni Aklan Governor Jose Enrique Joan Miraflores. Kabilang ang sikat na singer na si Arthur Neri na magtatanghal sa nasabing free admission concert. Ilan sa mga sumikat na kanta nito ay Pagsamo, Isa Lang, Binhi at iba pa. Bukod kay Neri, magtatanghal din ang Aklan Band na Coffee Drama, Art of Deadma, DJ Ace, DJ Arvin Ong, Mac Cloyd at iba pa. Eric Cipriones, Kalibo Cable News. Puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Kalibo para sa selebrasyon ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival ngayong taon. Lagpas 2,000 uniform police ang nakatakdang i-deploy sa week-long celebration. May detalye sa balita si Erajoy Briones. Patuloy ang paghahanda ng local government unit ng Kalibo at Kalibo Ati-Atihan Festival Board para sa nalalapit na selebrasyon ng Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Umabot sa 2,400 uniform police ang nakatakdang i-deploy sa bayan ng Kalibo sa pag-arangkada ng in-person week-long celebration ng Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Bukod sa mga kapulisan ay may iba pang force multipliers na magbabantay para masiguro ang kaligtasan ng mga deboto, merrymakers, turista at mga bisita sa papalapit na Santo Niño Ati-Atihan Festival. Magsisimula ang selebrasyon sa aktividad ng Ati-Atihan Fashion Festival na isa sa gawa sa Museo Itakan kung saan ang highlight nito ay ang Piña Cloth Products sa pamamagitan ng pagmodel ng mga dress at gowns na isusuot ng mga Akanon Beauty na nanalo sa national at international pageant. Susundan ito ng Barter of Panay kung saan ipapakita dito ang pinagmulan ng Festival ng Kalibo na kinilala bilang Mother of All Philippine Festivals. Marami pang aasahan na mga aktividad sa darating na selebrasyon ng Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Erich Briones, Kalibo Cable News. Bukas sa mga amateur na banda na mayroong 3 hanggang 7 band members ang Ati-Atihan Amateur Battle of Bands sa Bayan ng Kalibo. Tuloy na tuloy ang Ati-Atihan Amateur Battle of the Bands sa Bayan ng Kalibo nitong 10 ng Enero. Ang giyera sa Ati-Atihan o Ati-Atihan Amateur Battle of the Bands ay bukas lang umano sa mga amateur na banda na mayroong 3 hanggang 7 band members. Parehong binibigyan lamang ng 15 minuto ang bawat participanting banda na makaset up ng kanilang instrumento kasama na ang kani-kanilang performance. Ipinalabas na rin ang lokal na gobyerno ng Kalibo at Kalibo Ati-Atihan Festival Board ang mga tuntunin at regulasyon sa nasabing contest. Ilan pa sa importanteng regulasyon ay dapat tumalo ng meetings at rehearsal ang kwalipikadong banda. Hindi naman sagutin ng LGU Kalibo at Kalibo Ati-Atihan Festival Board kung may masira at may mawawalang instrumento. Eric Briones, Kalibo Cable News. Batay sa ulat ng Malay Tourism Office, malaki ang itinaas ng tourist arrival sa Boracay sa taong 2022 kumpara noong 2021, kung saan karamihan sa mga ito ay ang mga domestic tourist. May detalye sa balita si Nika Bautista.
Malaki ang itinaas ng tourist arrival sa buong taon ng 2022 sa isla ng Boracay kumpara noong 2021. Ayon sa Malay Municipal Tourism Office, malaki ang naitulong ng domestic tourists sa itinaas ng turismo. Ito ay matapos makapagtala ng nasa mahigit 1.5 milyong domestic tourists ang bumisita sa isla nitong 2022 kumpara sa mahigit 900,000 na turista noong taong 2019. Samantala, ang kabuuang bilang naman ng mga bisita para sa taong 2022 ay nasa mahigit 1.7 milyon. Bagamat iniulat ang pagtaas ng domestic tourism demand sa Boracay Island, mayroon namang 132,687 na mga dayuhan na bumisita sa isla noong nakaraang taon matapos ang dalawang taong pahinga dulot ng pandemya. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Pasok sa 2022 Top Western Visayas District Representative, si Aklan 2nd District Congressman Tidorico Haresco Jr. matapos ang isinagawang national survey. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Pasok sa 2022 Top Western Visayas District Representatives, si Aklan 2nd District Representative Tidorico Haresco Jr. sa isinagawang national survey para sa kanilang kabuuang performance para sa taong 2022. Kinilala si Congressman Haresco na top 3 na kung saan nakakuha ito ng 89% sa kanyang performance score, alinsunod sa mga factors na kinakailangan kagaya lamang na representation, legislation at constituent service. Ang Boses ng Bayan Survey ay sinimulan nito yung 27 ng Nobyembre at tagtapos nito yung 2 ng Disyembre sa pangunguna ng RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD na isang independent non-commissioned nationwide survey for district na kinabibilangan ng 10,000 na respondents. Isa sa mga itinanong sa survey ay kung sumasang-ayon o hindi ang mga respondents sa pamumuno ng isang congressman o congresswoman at kung tumutupad ba ito sa tungkulin na kanyang sinumpaan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Target ngayong taon ng Department of Agriculture na mapababa ang kilo ng sibuyas mula sa 170 to 80 pesos per kilo sa mga pangunahing merkado. May karagdagang detalye sa balita si Nika Bautista. Target ng Department of Agriculture na mapababa mula sa 170 pesos hanggang 80 pesos kada kilo ng presyo ng sibuyas sa pamilihang ngayong taon. Inaasahan din na sa kalagitnaan ng buwan ng Enero ay bababa na ang presyo ng sibuyas dahil sa pagsisimula ng harvest season. Ayon kay DA Assistant Secretary at spokesperson Christine Evangelista, inaasahan nilang magiging mas maayos na ang supply ng sibuyas sa bansa ngayong taon dahil malapit na ang anihan. Naglagay din umuna sila ng maraming cold storage facilities sa ilang lugar para pahabain ang shelf life ng naturang produkto. Dagdag pa niya, plano rin nilang muling makipagpulong sa mga stakeholders bago magdesisyon sa presyo ng sibuyas. Una nang itinakda ng nasabing ahensya sa 250 pesos ang suggested retail price kada kilo ng pulang sibuyas sa mga wet markets sa National Capital Region matapos na tumaas ang presyuhan nito sa 720 pesos kada kilo. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Bilang matagal ng tutol sa Senator Alan Peter Cayetano sa Isabong, executive order na ipinalabas ni President Marcos Jr., kinuminda nito. Narito ang ulat ni Nika Bautista. Bilang matagal ng tutol si Senator Alan Peter Cayetano sa Isabong, ay nagbigay ito ng pahayag sa inilabas na Executive Order No. 9 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong 28 ng Disyembre 2022, kung saan formal na naguutos ng patuloy na isuspinde ang lahat ng operasyon ng Isabong sa buong bansa. Ito ang naging tugon ng senador nitong December 29, 2022 sa inilabas na EO No. 29. Naniniwala ang senador na ito ang kailangang hakbang upang protektahan ang mga Pilipino at maiwasan ang negatibong epekto ng online gambling tulad ng addiction at pagkalulong sa utang.
Dagdag ni Cayetano, maganda umanong ipagpatuloy ang nasimulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtigil ng lahat ng isabong operations sa bansa. Matatanda ang nagsimula ang operasyon ng isabong sa bansa noong 2021 matapos aprubahan ng Kongreso ang lisensya ng operators na kung saan tinutulan ito ni Senator Cayetano na kongresista pa ng Taguig at Pateros ng taong iyon. Naging controversial ang isabong operation sa bansa dahil sa mga unresolved case tungkol sa pagkawala ng 34 na mga sabongero na hanggang sa ngayon ay hindi pa sila nakita at tinatayang nasa 2 taon na silang nawawala. Isa si Senator Cayetano sa mga hindi nagkulang na magbigay sa taong bayan ng warning tungkol sa masamang epekto ng sugal sa mga kabataan at sa pamilyang Pilipino. Sa kabila ng paglabas ng administrasyon ng EO laban sa isabong, nangako si Senator Cayetano na tututulan niya at susubaybayan ang lahat ng klase ng online gambling at isabong sa bansa. Mika Bautista, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita sa linggong ito. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw!